Pagod na ako actually. Hirap pala nito. Hello guys, it's been a very busy week para sa akin, napaka-toxic, napaka-stressful. Kaya naman, today, weekend, Saturday, naisipan kong gumawa ng isang bagay na mag-i-enjoy ako, marilax ako. At syempre, laging nariyan yung option na paghahalaman. So ngayong hapong ito, Saturday, ay gagawa tayo ng isang content kung saan nakapokus tayo sa gardening, specifically repotting. So narito ang mga halamang ating i-repot. Ito yung ating mga potos. Actually, we have 4 types of potos na narito na ating i-repot. Yung dalawa ay nasa hanging pot at ito naman nasa ordinary pot. So i-repot natin sila because napansin ko kasi na the fact na sila ay climbing and trailing plants, mas nagiging healthier sila kung sila gumagapang pataas. Kasi nagkakaroon sila ng kapitan na nakakatulong para sila ay madaling lumaki. So ngayon, ipakikita ko muna sa inyo ano bang gagamitin kong gapangan or pole ng ating 4 na potos na iriripat natin at the same time. So ipakikita ko sa inyo itong DIY na pole na gagamitin natin para paggapangan ng ating halaman. So actually, kanina before we shoot, nagsimula na akong or gumawa na ako ng isang sample. Ito yung sample na ginawa ko kanina at ito yung expected nating output na magagawa natin. Ano po after this video. So ipakikita ko sa inyo paano ba gumawa ng isang DIY na pole na gagamitin natin sa pagpapagapang ng ating halaman. Specifically, yung ating potos. Ganito lang siya kasimple. Marami naman tayong options na pwedeng gamitin sa paggagawa nito. Pwedeng gumamit tayo ng kawayan or any trunk or stem ng kahoy na tuwid. Kasi ito actually curtain rod to eh. So hindi naman siya ginagamit. So naisipan kong ito lang ang gamitin. Unang-una matibay siya kasi kapag ang ginamit natin ay kahoy, may tendency mabulok siya someday. Ito kasi aluminum. So medyo in terms of endurance or durability, tested siya, di ba? So ganito lang kasi ito simple. Ito naman ginagamit kong ito yung coco rope. Ito na may binili ko online. May nabibili naman tayo sa online ng mga ganitong pole. Kanya lang syempre, kung kaya naman natin gumawa para tayo makatipid, gumawa na lang tayo. Isa sa mga advantages pa nito, nare-relax din tayo habang tayo gumagawa. Kasi iba yung tayo ang gumawa ng ating gagamitin. Parang mas fulfilling actually, mas satisfying. Hindi yung binili nating lahat. So parang wala tayong effort. So dapat, sa lahat ating ginagawa, dapat nandun yung ating effort, yung ating patience, yung ating passion, di ba? Yung ating drive to come up with a kind of output na pwede natin sabihin ako ang gumawa niyan. At napaka-fulfilling ng ganun, ng ganun pakiramdam. Listen to it lang na maigting ang pagkakabit natin kasi pag malubay, baka siya ay matanggal ano someday. Kasi nga ang target natin dito ay mapakinabangan ng matagal. So dapat matibay na matibay ang ating gagawin.
pagod na ako na. Nakakapagod. Paikot-ikot para si Sara Ironimo. Paikot-ikot. Okay, siguro sapat ng ang anong to, ang space na to. Puputulin na natin siya. Yan. At syempre, dapat siguraduhin natin maigting ang ating pagkakabuhol. Otherwise, iikas siya. Masisira. There we have it, guys. Meron tayong coco pole na gagamitin natin na gapangan ng ating photos na maya-maya pipakita ko sa inyo kung paano ito gagawin. Okay? So, actually, katulad ng sinabi ko, kagabi kasi gumawa na ako nito. So, eto na siya. Tatlo na siya. So, pwede na tayo para mag-repot ng ating photos. Ngayon, sa pag-repot, ano ba ang kailangan natin? Siyempre, kailangan natin ng lupa. By the way, ang lupang gagamitin ko ay itong loam soil. Ito ay best for organic gardening, vegetable farming, seedling tray preparation, fruit trees propagation, ornamental farming, backyard gardening, and other farming related activities. Ano ba ang components nito kaya very advisable and appropriate sa gardening? Kasi meron siyang pure vermicast. Siyempre, meron siyang garden soil. Of course, we have rice hull, coco peat fertilizer. So, kumbaga, complete siya. Kompleto na siya. Kaya, kung itong gagamitin natin, magiging very productive and very healthy ang ating mga halaman. So, actually, ito din siya. Sinaling ko lang dito para magiging very convenient ako habang nagre-repot tayo. At ang tip ko pa rin, kung magre-repot tayo, because ang purpose natin ay para pagapangin natin pataas, upward yung ating halaman, let's see to it na ang gagamitin nating pots ay medyo mataas. Para kung tayo maglalagay nito, diba? Yan, ang ligtas na. Yan, ang ligtas na. Yan, ang ligtas na. Para kung maglalagay tayo ng pole, ay hindi siya babaksak. Kaya nagawa muna ako kanina, nag-experiment muna ako para malaman ko kung pwede siya. Kasi nga, dapat hindi siya uuga or ibig sabihin dapat matibay siya. At kitang-kita naman natin na matibay siya. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng medyo mataas na pot. Maglagay man tayo ng pole, ay hindi siya delikado. Instead, magiging very stable siya. Okay? So, etong ating gagawin. Una, ilalagay na natin ang pole sa gitna. Kasi, bakit ba pole muna? Kasi kapag inun natin ang halaman, and then ilalagay natin ito doon sa tapat ng halaman, may tendency na ma-destroy yung roots or yung stem ng ating halaman. Kaya dapat, lagay na agad natin yung ating pole na gagamitin. So, kasama na siya sa paglalagay ng lupa. Okay, so, eto na. Halos okay ng lupa natin sa ating pot. Pero, diba, dapat we have to see to it na matibay siya. Ibig kong sabihin, stable siya, hindi siya umiibo. So, dapat ay medyo siksik ang lupa natin. Pero, hindi naman siya ganun kasiksik kasi hindi man pwedeng siksik na siksik ang ating mga ugat ng halaman. So, banayad lang. So, kung napapansin natin, medyo stable na siya. Medyo tight na yung ating pole sa lupa. So, pwede na tayong magsali ng halaman. So, unahin muna natin itong enjoy na photos. So, we have to remember na ang ating mga halaman na i-stress din. Very sensitive din sila. Kaya, we have to be very careful sa paglilipat ng ating mga halaman. Dapat yung mga ugat hindi natatamaan at hindi masyadong na-stress ang ating halaman. So, dapat dahan-dahan. So, dapat ang pagkuha natin ng halaman ay by piraso, hindi sabay-sabay. Katulad nito, dapat ay hindi natatamaan ang mga ugat ng ating halaman.
So siguraduhin po natin na dala yung ugat kapag ating tinanggal ang ating halaman. So atin nang ipagagapangin pataas. At syempre, meron tayo ditong, tawag ba dito? Ito yung ating twist tie, yung pantali natin. Maganda sa kanya, madali siyang gamitin. At kulay green siya. So, parang kakulay siya ng ating dahon at ng stem. Hindi siya halata. Yan. Huwag masyadong madiin ang ating pagtatali para hindi ma-stress o masugatan ang ating halaman. Yan. Another twist tie. There we have it guys, tapos na tayo sa ating repotting for these photos. Ito yung ating enjoy. At kita naman natin, napakatibay ng ating poll. So medyo successful tayo dito. At siguro after 5 days or a week, mapapansin natin stable na siya at naka-adapt na siya sa kanyang bagong pot. So ilalagay natin siya dito. This time naman ay yung ating third photo. So this time, ito muna ang ating ililipat. Ito ay napakagandang photos. Ito po ang ating tinatawag na Brazil. Trivia lang po, actually nung mabalik ko ito, halos isang tangkay lang. Kasi napakamahal nito. In all fairness, mahal siya. Isang stem lang, 350. So that time, sabi ko hindi ko afford na bumili ng ganitong kalas. For sure, ito mga 3,000 or 2,500. So ang ginawa ko, bumili ako ng dalawang tangkay. And after, siguro after 6 months, eto na siya. So naisip ko kung ito siguro yung nasa pole, mas magiging productive. Kaya I decided na instead na nasa hanging pot, na katulad nito, lilipat na natin siya sa paso na merong pole. O, diba? Haba na niya, o. Wow! So, dapat ingat tayo. Kasi, baka masira o maputol ang kanyang tangkay. Thank you.
Oh my God. Nakaka-stress. Kasi, kaya nakaka-stress. Baka kasi maputol. Kaya dapat medyo kaunting ingat habang ginagawa mo ang pagriripat. Kasi hindi basta mo iriripat, you have to consider the plants that you are transferring to another pot. Kasi may mga halaman na sensitive, katulad nito, dapat kasi ayos na ayos ang kanyang mga dahon, ang kanyang stem, kanyang roots, di ba? Oh my God, so our third potos. Wow. Naripat na natin siya at kita naman natin na medyo ang taas na niya. So dagdagan natin siya ng tali dito sa taas para kumapit siya sa kanyang pole. So itong mga baliktad na dahong ito, siguro after a week or after 2 weeks, makaka-adapt na siya, ano siya, babaliktad na siya ng kusa. So hayaan muna natin siya. Yan, tapos na siya. Ang ating third poto. Potos, not poto. Siya ay Brazil. Siya ay Neon. We have the Enjoy and the Brazil Potos. By the way, isa sa mga tips na mabibigay ko, siguro we have to see to it na may butas ang ating pot para yung tubig dire-diretso. Para kasi kung wala siyang butas, may iipon ng tubig, may tendency na magkaroon ng root rot o mabubulok yung kanyang mga ugat. So hindi siya magiging healthy. Worse, mamamatay siya. Kaya pag nag-repot, yun muna ang unang titingnan. Okay ba yung pot o yung pagtataniman na ating gagamitin? Kung wala siyang butas, so butasan muna natin. Kasi di ba may nabibili tayo sa market na walang butas. Tayo pa magbubutas. Pero meron naman na butas na. Kung butas na, walang problema. Ang bala ko sa kanila, gawin ko sila mga mother plants. Tapos pag medyo okay na, pag stable na sila, kasi ang dami naman nilang bagong tangkay, magpropropagate tayo, di ba? Mahal-mahal kaya nito. Wow! Pwede na ako magbenta nito. Pero for the meantime, hintayin muna natin silang maging stable bago natin kuhanan ng mga stem for the propagation. So, ito naman yung ating silver satin potos. Ito, napakamahal din ito. Bali, ako ay bumili lang ng dalawa din katulad nito, dalawa lang tangkay. Kasi nga medyo may kamahalan. And then after, siguro 6 months nga, ito na sila ngayon. Sobrang laki na niya. Actually, nakapag-propagate na ako nito, nasa binukod ko sa isang paso. At medyo stable na rin siya. Okay. So ready na ang ating pot. Talagang kasama ang kanyang ugat. So dahan-dahan tayo ha, kasi yung mawalan tayo na isang dahon nito, mahalaga yung kasi mahal nga to. Actually parang pag bumibili ka nito, ang binibilang dito bilang ng dahon, yun ang babayaran mo. Pag dami ng dahon, pag mahal. Kasi diba sabi ko nga kanina, nagsimula ito ng mabili ko, siguro 3 dahon lang, hanggang sa dumami na siya ng dumami.
Sila yung mga ilan sa mga paborito kong collection na halaman. Unang-una nga, medyo mahirap silang alagaan. Pangalawa, para napaka-fulfilling kapag nabuhay mo sila. Ito yung pinakamahaba niyang sanga. Wow! So, ito yung iingatan natin sa pagpapulupot. O diba, lampas na sa ating pole. Pero okay lang, kasi pwede naman siyang ibalik natin papaganito para maging magkaroon ng volume. Yan. Bago natin siya lagyan ng tali. Hirap palang maglipat ng halaman. Ano, madali siya siguro kung ordinary plants lang ating lilipat. Pero kapag ganitong medyo sensitive, medyo mahirap. Kasi ang tendency mo maging careful, hindi lang basta matapos yung task, but you have to see to it na ligtas or hindi nasira ang ating halaman. Kaya medyo matagal. Kasi kung ito yung ordinary plants, ang ating iniriripat o inililipat, madali lang siya. Pagod na ako actually. Hirap pala nito. Eto, we are almost done with our last photos. Ang ating silver satin na napakataas na niya. Talagang nang mabalik ko siya, siguro mga 3 leaves lang, na medyo mahal siya. Kaya tuwan-tuwa ako dito, kaya naman sobrang ginagawa kong pag-alaga. Kasi medyo ang investment ko dito in terms of time, attention, yung care, medyo madami na. Kaya medyo mahal na mahal ko sila, yung apat na to. So guys, eto na sila, yung ating apat na our 4 varieties of photos na ating iniripat. Okay. So ating experience siya para balikan natin sila after 5 days. Tingnan natin kung naka-adapt na ba sila, naka-adjust na ba sila sa kanilang bagong pots na pinaglalagyan. So, see you again! Eto na sila guys. After 6 days, very healthy, very productive, very lasa ang kanyang mga dahon. At syempre, nakikita natin ang ating silver satin na talaga namang after 6 days of repotting, eto na sila ngayon na super super ganda. And of course, kabenya din yung ating golden photos, although hindi natin hindi ko pinakita yung repotting nito, pero kitang-kita natin na ang ganda-ganda niya. Syempre kabenya yung ating Brazil photos na nung una natakot ako, kala ko hindi makaka-survive, pero kita naman natin ngayon na ang ganda niya, yung mga dahon niya bumalik sa dati, and very healthy pa rin siya. Diba? Ang ganda-ganda niya. At kaabay naman niya si Enjoy. So, eto si Enjoy, yung kaabay niya. Hindi pa pala, wait lang. Okay. Eto si Enjoy, yan.
Although mabagal ang kanyang paglaki, pero I'm hoping na right after na malagyan natin ang pole ay magdire-diretso ng kanyang pagta-thrive. Actually, at least thriving siya. Yan, ang ganda-ganda niya. Variegated photos kasi siya. At syempre, ang ating kahuli-huling variety, ang ating Brazil photos. Sorry. Siya ay ang ating neon. Neon photos pala siya. Na talagang, ang kulay niya talaga yung neon na napakaganda. So guys, ang gaganda nila. Salamat sa panonood ng ating video at sana marami kayong natutunan in terms of repotting our plants. See you again.